So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, so ngayon i-share ko sa inyo yung naging experience ko dun sa nangyari sa ngipin ko, sa gums ko, and magkano ba yung mga price ng pagpapalinis ng ngipin, pagpapasta, pagpapa-check up, at pagpapabunot ng ngipin. So bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload na video. So yun nga, sobra akong nag-suffer last month, start ng June, July, kasi yung gums ko na dito sa may taas, sa so sobra siyang namaga, and talagang lumobo yun sa may gilid ng ngipin ko, yung pinaka sinusuksukan ng ngipin. So papakita ko dyan yung picture na nangyari sa ngipin ko. And kung napanood nyo yung last vlog ko na nagpunta ako sa dental clinic, sobrang sakit na nang nararamdaman ko noon. Hindi niya na ako pinapatulog, hindi niya na ako pinapakain ng ayos. So, kung ano-ano nang nararamdaman ko, ang sakit sa ulo, ang sakit sa katawan. So, guys, pag nakakaramdam tayo kasi ng pananakit ng ngipin, so, apektado buong katawan natin. So, hindi tayo nakakilos ng ayos, hindi tayo nakakagalaw o kahit nakakatulog. So, ganyan yung nangyari sa akin. So, nung una, hindi ko siya pinapansin, pero nung nagtagal, talagang hindi na ako nakakain ng ayos. Sobrang namayat na ako ng todo. Kasi as in, pag nguya ko, hindi ko na kaya. Kada nguya ko, madali man yung gums na namamaga. Nagkaroon kasi siya ng bukol dun sa may gilid. So, hindi siya totally bukol. Parang umumbok lang siya kasi namamaga siya. So, ganun, sobrang sakit niya. Hindi ako makanguya ng ayos. So, nag-decide ako, kami ng jowa ko na magpatingin na talaga sa dental clinic. So, yun nga, nagpunta kami ng dental clinic and tinanong ko siya kung ano yung pwedeng gawin sa ngipin ko. Kasi nga, sobrang namamagana niya. So, pwede ba pa siyang ipapasta? Or bunot na yung maisasuggest niya? So, sabi niya sa akin, pwede pa daw siyang ipasta. Pero, hindi pa siya mapapasta ngayon. Ang una niya palang ipapasta ay yung katabi ng ngipin ko na, which is bulok na din. So, hindi siya totally bulok na bulok. So, yung namamaga akong ngipin at sa may gums. So, bulok na daw yung ngipin ko dun sa loob na naaapektuhan na yung pinaka-root ng ngipin. So, ang pinayo niya sa akin na ipasta daw muna yung katabi. Kasi yung katabi medyo naapektuhan na rin siya dun sa pamamaga ng ngipin ko dahil meron na rin bulok na kaunti yung ngipin ko sa may taas. Then, yun ang pinasta niya. Ayun yung sinabi niya sa akin na ayun muna yung una niyang papastahin. Na hindi mo na ipapasta to yung ngipin ko na namamaga. Kasi, para daw makapag, hindi mo siya inilabas muna lahat ng pamamaga niya. So, tapos tatakpan mo na agad siya, papastahin mo na agad siya. Parang, yung paga niya, andun pa rin sa loob. So, hindi makakasingaw. Kumbaga sa sugat, hindi mo pa siya maihilom. Kapag, sinapakan mo na siya ng bago. So, kailangan pahilumin muna natin yung isang ngipin. So, ganun yung ipinayo niya sa akin. So, syempre, bilang isang pasyente, susunod ka sa doktor mo kasi yun yung payo niya sa'yo, yun yung makakabuti sa'yo. So, pinapastahan na yung isa kong ngipin. And then, yung isa, nilinis niya na din. And then, tinanggal niya na yung mga bulok kong ngipin. Kasi nga, dalawa na sila magkatabi na may problema. So, nilinis na rin yung isa, pinastahan na yung isa. And then, yung isa, kiniling na. So, ang laki na ng basag kasi ang laki na ng nakain ng bulok ngipin ko sa taas. Pag nililinis na yung ngipin ko, and then, sobrang sakit. Talagang nagdugo yung ngipin ko. As in, talagang, kasi ang tagal kong hindi nakapagpunta ng clinic, especially nung nag-pandemic, papa-schedule ka pa, so ang haba ng pila, lalo na yung iba talagang hindi nakapunta noon. So, dun last month, ko lang nakapag-decide na magpunta na ng clinic dahil sobrang sakit na ng ngipin ko at saka nung gums ko na magana. So, yun nga, pinayuhan niya ako ng ganun. Naramdam kayo ng pananakit ng ngipin. Sobrang sakit na. Huwag niyo tiisin. Hindi katulad ko na tiniis ko talaga siya. Wala lang yan. So, huwag niyo isipin na wala lang. Kasi, hindi niyo alam kung ano yung nangyayari dun sa ngipin niyo. Hindi naman natin nakikita yung ngipin natin. So, mas maganda na dun tayo sa professional, sa may alam na gawin. So, alam niyo bang ang dami kong ginawa sa ngipin ko? As in, nag-research pa ako sa mga ginagawa nila. Igalagay ng bawang, tubig, toothpaste, kung ano-anong ginawa ako sa ngipin ko. Talagang sobrang dami kong
ginawa sa ngipin ko na hindi tumalab. So, pag ganun, na hindi tama yung effect yung mga ginagawa mo, mas maiging pumunta ka na sa dental clinic. Na kung saan talagang makaka-help siya sa'yo, makakatulong siya sa'yo kung ano dapat gawin mo sa ngipin mo. And then, yun nga, pumunta na ako sa clinic. Nagpaayos na ako ng ngipin, nagpainis ako ng ngipin, then na-check up niya na rin ako doon. So, kung itatanong nyo na pagkano yung check up, so, ang check up po sa dental clinic ay 300 pesos. So, sa 300 pesos, matcha-check ka na ni doktora kung anong nangyari doon sa ngipin mo. Ano yung pwede niyang i-suggest na gawin doon sa ngipin mo? Paano ba ang dapat gawin sa ngipin mo? O ano bang mga dapat gawin para maiwasan yung gantong sitwasyon? Bunot, pasta, linis ay, hindi ako nagkakamali, ay nasa 800 to 900 pesos siya ngayon. Kumpara mo dati, talagang dati, pabunot ko noon 300 pesos lang. Pero ngayon, ang laki na lang itinaas. So, sobrang mahal, pero huwag mo isipin yung sobrang mahal. Isipin mo yung magiging kalagayan mo kapalit nung 900 pesos. So, sa 900 pesos, magiging maayos yung pakiramdam mo, maayos yung ngipin mo, mawawala yung pananakit. Magpa-check up na po kayo para sa ikabubuti rin po ng ngipin nyo at maagapan siya sa pamamaga. Kasi sayang yung ngipin natin, lawang ngipin ko na yung wala. So, nanghihinayang ako kasi hindi na tayo tutubuan ng ngipin. So, yun nga guys, ishinare ko sa inyo yung mga gantong pangyayari na sana huwag nyo isa bahala. Ipa-check up nyo sa clinic lang. Shinare ko lang sa inyo. Baka kasi nakaka-experience kayo ng ganyan. And sana nakatulong sa inyo yung video na to. And see you on my next video. Bye!